Boxing fans, maligayang pagbabalik. Sayang, walang disiplina at walang honor. Ito ang mga pinupukol kay Janriel Casimero sa patuloy niyang pakikibaka sa pag-manage ng kanyang timbang. Bakit nga ba ang hirap kay Cuadro Alas kumuha ng timbang? Parte po ng trabaho ng boksingero na kunin ang timbang. Tara at himayin natin ang mga posibleng factors sa isyong ito. At yan ang masakit sapagkat dokumentado na ngayon ang weight issue ni Casimero. Alam na ng mundo because of that one-year ban na umikot sa buong mundo ng boxing. So I plead to General Casimero, monitor your weight. Nobody, no boxer is above the regulation. Siguro, alam na ng lahat ngayon na may one-year ban sa Japan si Cuadro Alas Casimero dahil sa di pagkuha ng weight limit sa huli niyang laban. Sinuspinde ng Japan Boxing Commission ang dating three-division champion na si Janriel Casimero. Si Casimero ay nahirapan talagang kumuha ng timbang noon pa. Lingid sa kalaman ng madla, nangyari na ito noong May 2014 laban sa Kolombianong si Mauricio Fuentes. Lumalaban pa lang si Casimero noon sa light flyweight limit ng 108 pounds. At sa di malamang kadahilanan, overweight siya ng mahigit sa 2 kilo. At isang laban din bago ang Fuentes fight, nagkaberya pa rin siya sa timbang niya laban sa Mexicanong si Felipe Salguero. At ito nga ang isa sa mga news clip courtesy ng GMA News noon. Nagkaberya pa ang defending IBF light flyweight champion na si Janriel Casimero. Sumobra ng 1.5 pounds sa tubong ormok na si Casimero. Binigyan ng isa't kalahating oras si Casimero na pigain ang kanyang sobrang bigat. Matapos ang isang oras sa loob ng sauna, nagbalik sa weighing scale si Casimero. Kalaunay pumasok din siya sa takdang. Abay, sa'yo na ikaw, pasok na ka sa timbang. Opo. Pasok. Ngayon makakita ka na. Pasok na pasok. Na kung saan, gaya nga ng latest fight niya kay Sanchez, binigyan siya ng isang pagkakataon pa para kunin ang timbang. At buti na lang, nakuha niya noon. At kung natatandaan natin, kahit nga kay Paul Butler, 2 beses na postpone at eventually nakansela ang kanilang fight. Obviously everyone knows the story behind Casimero. He's not a true professional, is he? He's just a rat. At the end of the day, he's a rat. At may mga nagsasabi din na parang weight bully si Casimero. Kahit na ang mga Filipino sports analysts, nakikita ang paglobo ni Casimero kung wala siyang laban. Yung kanyang tendency to blow up between fights, hindi po ito bago kay Janriel. Lumang-lumang issue na po ito. And to be fair naman kay Janriel, he is not the only boxer na ganyan. Maraming boxer po may problema yan na kapag walang laban, lumolobo. Sa boxing, ang weight bully ay tumutukoy sa isang boksingero na gumagamit ng taktika sa pagpapapayat upang magkaroon ng malaking kalamangan sa laki at lakas laban sa kanilang kalaban. Ang mga boksingerong ito ay madalas na nagdi-dehydrate gamit ang matinding pamamaraan upang magbawas ng timbang bago ang weigh-in. Pagkatapos ng weigh-in, muli silang nagre-rehydrate o nagpapalaki upang bumalik sa kanilang natural na timbang o mas malaking timbang bago ang laban na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa laki at lakas sa kanilang maliliit na kalaban. So yung pala isang sekreto niya, kaya malakas. Mabigat siya sobra. Chagi Gondo, bro. 20 to 25 pounds over siya, if I'm not mistaken. So after kung makikita nyo, kung babalikan nyo yung laban niya kay Rigo, no? Ang laban niya dun. It is unfortunate nga lang na yung issue tungkol sa conditioning nandun pa rin. Hindi pa rin nasagot. In fact, it's still there, lumalabas. It's a good thing nga na tinapos niya in one round ang labang ito. Kung ang labang ito'y humaba, kasi 10 rounds po ito eh, baka along the way, doon lalabas yung issue sa weight. Ang mga issue ito ay maari bang mangyari pa muli sa hinaharap? Pustahan tayo! It happened before and I will tell you it will happen again. Sa edad na 35, ang metabolismo ni Casimero ay hindi na kasing sigla gaya ng dati. Ang edad ay mas malaking bahagi sa usaping ito. Ang mga mas batang atleta ay mas mabilis magpapapayat
at mas mabilis makabawi. At habang tumatanda ang boksingero, hindi na kasinggaan ang tubo ng kanilang katawan. Ito ang nagpapahirap sa pagkuha ng timbang at sumunod sa rules ng boxing. Lahat ng boksingero kailangan sumunod sa weight rules ng boxing. Kaya nga po may weight division. Hopefully, makabalik agad siya sa boxing sapagkat napakasayang na talento, mga kaibigan. Sayang na talento. Sayang ang oras, 35 years old na siya at tumatakbo ang oras. Tandaan natin, 35 years old na si Janrel. Bawat laban niya ng mga susunod, guys, i-enjoy na natin. Panoorin natin, suportahan natin, i-enjoy na natin. Kasi, you know, God knows, he's not going to be around for too long because, you know, sa boxing, 35 years, that's up in age na eh, sa sport na ito. Ang pagbabago ng dieta at disiplina ay isa ring malaking factor dito. Ang pagpapanatili ng mahigpit na schedule sa training at diet ay napakahalaga para sa mga boksingero. Anumang paglilihis ay maaring magresulta sa hindi pag-abot ng tamang timbang. Well, that's the price that you have to pay kung overweight ka. Talagang may mga disadvantage ka na kapag ka hindi mo nakuha yung timbang. Yan po yung ano, yan yung kahalagahan ng nakukuha mo yung timbang. Sabi nga ni Sir Memo, actually, ang ganda nung sinabi ni Sir Memo kanina eh. Ang sinasabi dito ni Silver Voice, na isa sa mga bantog na kritiko ni Casimero sa Pinas, si Memo Heredia Umano, na dating conditioning coach ni Casimero, ay di umano'y nagpapahiwatig ng soloobin sa conditioning status ni Casimero. Anya, under the guidance niya, si Casimero ay kailanman di nag-miss ng weight at disiplinado. At under MP Promotions, namamayagpag ang karera ni Cuadro Alas at naging kampiyon sa tatlong weight divisions. Ngunit lately nga lamang, ang kanyang isang taong ban mula sa Japan Boxing Commission o JBC ay nangyari matapos siyang hindi makasunod sa super bantamweight limit sa kanyang laban kay Saul Sanchez. Ang mga insidente ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kanyang karera, kundi pati rin sa kanyang reputasyon bilang isang disiplinado at isang profesional na boksingero. Unang-una, mga kaibigan, yung pong alituntunin, yung parusa na ipinataw ng JBC ay epektibo lamang sa teritoryo ng Japan. Pero mga kaibigan, may mga sitwasyon na yung mga komisyon sa ibang bansa ay ino-honor yung suspension nung isang komisyon. Nagkakaroon sila ng mutual understanding kasi doon madadali si Casimero. Ang JBC, mga kaibigan, isa sa pinaka-powerful na komisyon sa boxing. Napaka-influential po nito. Meron silang ties sa WBC, WBA, and the other boxing organization. Dito kay Saul Sanchez, nakapagtimbang si Casimero at nag-overweight talaga. Dokumentado. At yung parusa ng Japan Boxing Commission, sabi ko nga, naglagay po ito ng parang marka kay Casimero. Notice to the world. Notice to all boxing promotions na itong boxer na ito may problema sa timbang. At sa kabila ng mga hamon na ito, nananatiling mapanganib na kalaban si Casimero. Kilala siya sa kanyang pagiging matatag at ang estilong unconventional na gaya ni Pacquiao, patago ang delivery ng kanyang suntok at nabubulagtan na lang ang mga kalaban. Pero ang mga isyong ito sa timbang ay di nakakatulong. Sa palagay nyo, dapat ba siyang mag-isip at lumipat sa mas mataas na weight class upang maiwasan ang mga isyong ito? Karamihan ng boksingero, sila ay nagpipiga para mas makalaban sa mas mababang timbang kasi advantage yun sa kanila, mas magiging mas malaki sila. Ganyan po ang style. Kaya dapat intindihin po natin kung ano yung katotohanan sa weight division. Ganun po. Kailangan yung boksingero, kailangan mapiga niya as much as he can yung sarili niya without, kumbaga, without na manghihina siya. At sa isang artikulo sa fastbreak.com, tinalakay kung paano maaaring makaapekto sa karera ni Casimero ang kanyang kamakailang suspension. Sinasabing si Casimero ay dapat maging profesional at sumunod sa mga patakaran ng boxing. Ipinaliwanag ng mga analista natin na habang ang suspension ay isang malaking setback, ito rin
ay isang pagkakataon para kay Casimero na muling suriin ang kanyang strategiya sa karera. Again, maari naman siyang lumipat ng higher weight class kasi ang balita ay papunta naman si Inoue sa 126 weight class sa susunod na taon. At alam ng lahat, target ni Casimero si Inoue. You think Inoue beats him? I think he's just special. And he moves up to featherweight, he'll do the same thing at featherweight, I think, man. Even with the champions that we have at featherweight, which are really good, I think Inoue is just special. Especial umano si Inoue at mahirap si Inoue para kay Casimero. Ito ang sabi ng mga boxing experts. Gaya ng two-time trainer of the year na si Robert Garcia. At ganito din ang saad ng dating kalaban ni Pacquiao na si Chris Algieri na ikukumpara pa nga si Inoue kay Pacquiao. Compare Inoue in the same breath to someone like Manny Pacquiao. But he is Pacquiao-esque in terms of what he's done, where he's going, what he can do, what he can achieve. Did you just compare Pacquiao? Like, cause Pacquiao did everything wrong. Like the way he fought, technically, stylistically, he did everything wrong. But it was so fun to watch. Inoue is fun to watch in a different way. He's scientific. He's methodical. He's a master boxer. Pacquiao is the opposite of that. He literally was a wild man in there. So it's very different. I think Pacquiao. A lot of casuals love Pacquiao because his style was just wild. He was just out there just. He was a destruction machine. Like, and he got hit back. He'd be blood and guts. Inoue's not that way. He's a technician. May disiplina ang Hapon at questionable ang disiplina ni Casimero. Ngunit kahit ganito kabangin si Inoue, alam pa rin ng mga boxing analyst natin ang kakayahan ni Casimero. Pero we're just glad because nandun pa rin yung killer instinct. Noong Casimero, nandun pa rin yung punching power, yung lakas ng suntok ng Casimero, hindi po nawawala. Nandun pa rin yung talagang pagtinamaan ka niya, hahabulin ka niya kahit magtago ka sa saya ng nanay mo, ay hahabulin ka niya. Nandun pa rin. So imagine what he is capable of doing more if he is in tip-top condition. Kung sa galing at galing, magaling talaga si General Casimero. And sobrang yun nga eh, Tony, sinasabi natin kanina, no, yung left hook na yun na sinisingit between the gloves. Not so many fighters can do that. Anong tingin nyo? Dapat bang lumipat si Casimero sa mataas na weight class upang maiwasan ang mga paulit-ulit na issue sa timbang at maaaring hintayin na lang si Inoue sa pag-akyat nito next year sa 126 pounds? O dapat ba niyang ipagpatuloy ang pagsisikap na abutin ang timbang sa kabila ng mga hamon? Just one thing that we should respect with General Casimero, yun po yung lakas. Iba talaga ang angas at lakas ng kamao ni General Casimero. At kita natin, first baksak pa lang, nangisay na nga. So feeling ko, sabi ko, wala na to. General Casimero deserves po the win. At kahit man may mga hindi pagkakaunawaan, sana po ibigay na natin kay General Casimero, tanggalin natin yung toxic at ibigay natin sa kanya ang kanyang panalo because he deserves that. At sa mga boxing content na tulad nito, suntukin ang like at huwag kalimutang mag-subscribe at ipahayag ang inyong mga opinion sa comment section. Hanggang sa muli, salamat, kaboxing tayo.